Yes, once again, good morning. This is Mentor Edward and good to be back. So yan, dito ulit ako sa office ko. So yan. So, nauubusan ka na ba ng, tingin mo ba nauubusan ka na ng prospect? Parang wala ka na ma-recruit, wala ka na makausap. Good news, this topic is for you. Anyway, before I start, bago ko mag-start ng training, I just want to remind you to subscribe dun sa channel na meron tayo, which is yung YouTube channel natin, 111NOSI. So, all you have to do is to subscribe there para you can follow, you can have an update sa mga trainings na it can help sa business na meron po tayo. Eh, alam naman po natin na napaka-importante po na may idea tayo sa negosyo na ginagalawan po natin. Kasi daig na po ng taong may alam ang yung mga hindi nag-aaral. So, ibig sabihin may edge ka na. Tama po. So, sa mga continuous viewers natin, thank you very much for always watching and listening sa akin while I'm doing this training. So, maraming salamat. And I know you can learn a lot sa everyday na mga pinag-uusapan natin. Actually, it's a basic lang naman, but it kept reminding us yung basic is very important. Okay? So, good morning, Cyril, Marlon, Gilbert, Satch, Coach Hachi, Nino, Irene, Jack. Hello, Jack. Kamusta? RJ, Coach Hachi. Yes, Coach Hachi. Napakaganda. Jerome, Mentor Clarence, Angel, Ate Mentor Emily, Angel, and Josh. So, yan. So, konti pa lang yung mga viewers natin kasi that's maybe busy or na-late ng mga gising. So, yan. Excuse me. Alright. So, kindly like also the page of OCH USANA Independent Distributors. This is page will help you all sa mga product and company updates. So, para may mga ideas kayo. So, may mga matututunan din kayo doon sa page na yan. Hi, Richmond. Good morning. So, yan. So, yan yung mga ano natin ngayon. Pero, before that, I will announce yung mga event natin. So, basically, tapos na po yung Reality Bites. So, madami ho natutunan yung mga umaten ho dyan. Pero, this coming event is very important. This coming two event, this coming May. So, wag ho kayong mawawala. Unang-una po, this coming Saturday po, next Saturday po yung G2G, which is yung batch 145 na ho yung mga magsisimula. So, sa mga previous batch, you can attend or review. Pwede po, I'm encouraging you to come para review-review lang, to charge up. And mas maganda kung may kasama kang downlines, and mas maganda yung downlines mo napili ng mga uplines, ng mga coaches and mentors na maka-attend. So, yung mga registration is ongoing po dyan po sa G2G. And when talk about the how to attract wealth, may sikreto dyan. So, gusto yung malaman ho na maging abundant kayo in all aspect of life, you can apply po and you can learn. Pag-a-attend po kayo yung kay John Calo, which is yung money magnet. I'm encouraging you all members kasi ito open to all to, new and old. Sa mga old naman po, mga timer, pwede na ho lang kayo umaten. Siguro minimal lang yung iabot nyo, not like yung mga umaten na siguro it's additional lang po yan. Pero sa mga timer po, mga first time po, I'm encouraging you, bring your people umaten ho. Okay, so para malaman po natin, matuto kayo. It's very important to learn. May sikreto ho yan. Hindi mahirap po kumita ng pera. May mga sikreto ho pa paano to kitain. And malapit na po yung 10th year grand celebration ho ng Icon. So sa July po yan, please, wag ho kayong mawawala. Masaya po to. It's a lot of recognition, reward. So, sa mga naghahabol ng rank advancement niya, push po tayo. Okay, so yan. That's yung mga coming event na meron tayo. Mark your schedule. Please don't get other schedule. Priority lang po natin to. If priority mo maging successful sa USANA business na meron ka. Okay? So, and always remind our visions, be a part of this mission. Mission visions.
we inspire, develop, and to achieve the maximum income potential and lifestyle potential. So we provide them the right foundations for them to get out the rat race. This is our team goal. This is our mission. So it's a very fulfilling mission kasi not only mababago yung buhay mo after 10 years, but also you can change other people's life. Yun po yung pinaka-fulfilling part na pwede mangyari po sa atin. So yan po, wag niyong kakalimutan po yan, yan mission, vision na meron po tayo. Alright, so yan. So basta yung clicker dyan, tingnan mo na lang to follow. Alright, so start tayo mga 8:40. So habang nagpapadami po tayo. So good morning, Marina, good morning Mark, Coach Mark, Syra, good morning. Dory, hello. G2G tayo, Dory. Atin tayo. Lionel, good morning. So, sa mga first time po nag-live o sa mga bagong sali po sa organization natin, welcome po sa Icon organization or Icon team na meron tayo ngayon. So, welcome sa team po. And sa mga nagtatapos naman ng PPS, congratulations. Sa mga nagtapos ng PPS, congratulations. Kasi at least you achieve your first goal, at for sure pag natapos ka ng PPS, you receive your first income. Especially ngayon, Thursday na po, mamayang hapon, it's commission day, it's banking day. So makaka-withdraw na tayo yung mga chumeke. Congratulations po sa inyo. And sa mga naghahabol po ng PPS, don't pressure yourself. Importante, chill ka lang, huwag mo iisipin na hindi mo matatapos, kasi hindi niyo po talaga matatapos yan. Kasi mas madami yung time mo mag-isip na hindi matatapos kaysa sa mag-isip ka ng mga prospect na kailangan may prospect. And this topic is very important to you. Sa mga first timer po dyan, at yung mga timer na po sa negosyo na meron tayo. So yan, please wake up. Your downlines, message nyo na po sila na to watch live, send nyo yung link para makapagpanoodo sila. I know it's not easy to wake up early, pero tandaan nyo, 'di ba? It's a matter of prioritizing kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay. Yan. Okay, so dumadami na tayo. Hintayin lang po natin para at least yung iba maka-catch up, makasabay po. Hi, good morning, Maan. So, one of my dinidevelop on leaders, si Maan. So, nag-abol ho siya ng PPS. So, good morning. And potential po itong taong to, itong batang to. Kasi, bilis siya, fast learner. Keep it up. Keep it up yung pagiging fast learner mo. Yan. So, go for PPS, man. Yeah, mamaya, ano tayo? Kita kasi may encode na naman po siya. Wow, grabe. Kapon may encode siya, may encode na naman siya. So, yan. Ano pa ba? Mm-hmm. Sige, well, mabanihintay pa natin yung iba. Nagpapadami pa po tayo. Para isang talk-talk na lang. Para maabutan po nila. Please text your downlines already. Ang ganda po ng topic natin. Message niyo po sila. This thing can help them. And hello, Mentor Joseph Reagan. Ayan. From Cebu. Hindi na tayo nakapag-usap kahapon. Kasi sobrang busy ko rin kahapon. So, hindi na kita na online. Patatawag ko naman. Kung pwede ngayong umaga, pwede tayo mag-usap. Hindi, gagawa tayo ng strategy to become a diamond director. Hello, good morning, Ricky. So, yan. Please text, message all your downlines to be open. Mag-open na sila ng, makinig na sila ng training na meron tayo. Tandaan nyo, ang negosyo natin is people business. So, you have to be aggressive, intentional na inform and educate yung mga tao na meron kayo. Okay. So, are you excited? Kasi imagine mo, it's mid of the second quarter. So, I know some of you na talaga may mga growth. By tomorrow siguro, i-release ko yung mga may growth. Diba? Congratulations sa mga may growth. At sa mga nag-rank advance, congratulations. At it's Thursday, so meron pa tayong mga 3 days. So, hope na monitor nyo na po yung mga mag-AO, yung mga auto-order. Ngayon,
hope naka-ano na kayo, naka-deposit na kayo, or the debit card, may debit card kayo. Tapos yung mga mag-auto-order po next week, hope naka-dispose na kayo ng produkto kasi at least para ma-setupan nyo na yung auto-order nyo. So, you have a discount, di ba po? And sa mga naman mag-upgrade, please, huwag nyo imi-miss mag-upgrade. Kung hindi nyo po maintindihan kung ano important ng upgrade, it's better na itanong nyo po kay upline. Huwag nyo tingnan ho siya as gastos. Everything that we do is a business. So, sa business po talaga, kung ikaw ay business-minded na, automatic, it's normal po yun. Pero it's not a gastos, that's an asset po. Okay, all you have to do is to push yourself. Alright, so, siguro let's begin. Yes, okay. Abutin natin mga hanggang 20, kasi 18, nagpa-fluctuate pa po, 20 to 25, tapos start na po tayo. Okay? So, yan. Ito yung calling card ko. That's my calling card. Ayan, that's my calling card. Tapos, ito yung mission vision. Ito usually naabot ko mamaya. Discuss ko sa inyo to. Okay. So, yan. Aba, nagpa-fluctuate, please message all your prospect. Aba, Arlene, bagay na bagay sa ito kahit hindi naman sa ginagalawan. Arlene, pwede-pwede sa ito. Okay. Yan. Okay, hanggang yun. Ayan. Okay, so 20. Ay, bumaba. Abutin natin 20 ulit. Guys, namimiss ko na yung mag-30 tayo. Abang hinihintay po natin. Nire-ready ko lang kasi hindi pala ako naka... hindi ko pala naka-charge yung phone na meron tayo. So, prepare ko lang po siya. Uy. Hey. Ayan. Yeah, please. Doon ka manggaling sa kabila. May secretary ako ngayon. Beautiful secretary. Alright, good morning, Mentor Tanya. Ayan. Thank you, na. Alright, so sabi ko nga, nauubusan ka na prospect. Diba? So actually, hindi naman po talaga tayo nauubusan ng prospect. And it is very impossible na maubusa ka ng prospect. Kasi prospect is, pag sinabing prospect, it's a person. It's a person. So, habang may tao, may prospect. Habang may humihinga, may prospect. Habang may nabubuhay, may prospect. So, hindi ka nauubusan ng prospect. It's a matter of yung nahihirapan ka lang is how to approach them. Okay? Kasi tandaan nyo, we have two kinds of prospect dito. A warm market and a cold market. So, a warm market, possible maubos yan. Diba? Kasi pag na-invite mo na lahat, na-presentahan mo na lahat, nakausap mo na lahat, so mauubos yan. So, kailangan you add ng mga another prospect, which is yung tinatawag na cold market. Yung cold market, hindi mauubusan yan. Sa dami ng tao sa mundo. Diba? So, hindi ka mauubusan ng prospect. Kasi, sobrang dami yan. So, sabi nga eh, nag-i-increase yan from 100 million, ngayon nasa 140 yata million. So, ibig sabihin, laging dumadami yung tao. So, hindi ka na nauubusan ng prospect. Ngayon, bakit mo na-feel na uubusan ka? Nauubusan ka ng prospect is pag nasasabi ng distributors or member na nauubusan ng prospect, binibigyan natin ng limitation lang yung sarili natin. Because of the reason why binibigyan natin limitation is baka yung lack of belief sa sarili, sa network marketing, baka kung ano isipin, nandun yung doubt, nandun yung fear. So, yun yung mga nagkukonsider, bakit nagkakalimit tayo. Nilimit natin yung sarili natin. Yung mind natin, kinukonvince natin na wala na tayong prospect. Okay, let's talk about warm market. Bago mo sabihin, mauubusan ka ng warm market.
ito muna ang tanong ko sa inyo. Gumawa ka ba talaga ng prospect list? Sinulat mo ba talaga siya? Kasi the moment na hindi mo siya sinusulat, talagang iku-convince ka ng mind mo na wala ka ng kakilala. And tandaan mo, pag nasa utak lang ang mga prospect mo and you are not organized, ay hindi mo siya sinusulat, nandito lang, minsan nakakalimutan mo. Hindi mo siya namomonitor. At minsan, sa dami mo na iniisip, so, hindi mo na napaplan ng tama. So, yung prospect mo, never ever kang mauubusan yan. Lalo na, ako nga sa 200 prospect ko, honestly speaking, hindi ko pa po naubos yun. Kasi you have to consider yung prospect mo. Kasi pag naman prospect ka dun sa warm market mo, if you write it down in piece of paper, sinulat mo sila, para kami tinatawag na inventory. So yung inventory na yan, every time nakikita mo puno, di ba parang sa pantry nyo, pag puno yung lalagyan ng mga pagkain mo, you have a lot of grocery, you rep mo puno, di ba parang ang sarap kumain ng kumain kasi nakikita mo puno siya. Pag unti-unti naubo siya, kinakabahan ka na. It's the same thing din po. Kaya nga, like ko sinasabi, if you're serious about this business, you have to write your prospect. So, susulat mo siya. You have to write it 200 names. Kung hindi mamabot, fine. So, gawin mo, kailangan you have to allot or prioritize yung writing your prospect. Sulat mo. Sulat mo yung prospect mo. So, paglagay mo nun, pag sinulat mo yung prospect mo, don't think muna kung ano ba siya, ipera, wala. Wag mo na. Ang sinabi lang, isulat mo. Kasi that is the first stage of making a prospect list. Ang first stage is write their names. Wag ka mag-iisip. Okay? So, warm to, ah. Sulat mo yung high school. Start tayo sa school muna. Una tayo, family. So, sa family mo, isulat mo lahat ng name sa family mo. From your parents, kapatid ng parents mo, tita mo, pinsan mo, third cousin mo, kapatid mo, di ba? So, isulat mo lahat yan. Sa family pa lang yan, ha? Family. Di ba? Lagay mo, family. Sulat mo. Pangalawa, parang hindi ka malito, parang na-organize ka. Sulat mo, family. Second, school. Ano yung sa school? Sino yung mga classmate mo nung high school? Kung natatanda mo pa yung elementary, sulat mo pa rin. Di ba? Pero kung hindi mo natatandaan, start ka sa high school. Sulat mo. College, sulat mo. Di ba? So, ikakategorize mo sila. Sa family ba to? Friends? Sulat mo lahat yun. Isa-isa. Tapos, sunod naman sa work. Diba? Kung ikaw nag-work, sino yung mga kilala mo sa work? Write it down. Yung mga sa work. Boss mo, seatmate mo sa work, lahat. Sa accounting department, lahat. Isulat mo lahat yung mga names nila. Tapos, bukod sa work, yung mga friends mo dun sa circle of work mo. Siyempre, diba, may mga purchasing, may mga gato. Sulat mo lahat yan. Write it down. Third, sulat mo yung neighbor. Yung mga kapitbahay mo, nakilala mo pa. Fourth, sulat mo yung ano mo, yung sa friends mo, yung sa neighbors mo, yung mga friends mo, sulat mo mga name. Di ba? So, through that, pag nagawa mo na yung ganun, di ba? So, doon mo marirealize na hindi ka pala ubos ang prospect mo. Ang dami mo pa palang prospect. Doon sa warm pa lang na yun. All you have to do, kaya feel mo na ubusan ka kasi nasa utak mo lang. Diba? Ang goal mo is the lahat, second goal mo after write it down, pangalawa is, diba? Pangalawa is, try to connect doon sa mga prospect. Ibig sabihin, paano ba akong makakonek? Hindi na siya mahirap. Dati, way of communication is, pupunta ka, di ba? Bumunta mo yung lugar,
or tatawagan mo, 'di ba? Ngayon ang daming way of to connect to people. Facebook, Twitter, IG. Sa Facebook pala malaking bagay na 'yan. Tapos pag naka-connect ka na doon, 'di ba? Pag-aaralan mo na yung third is how to approach them. 'Di ba? How to be connected. So umpisa para ang bagal ng transition kasi nagko-collect ka pa lang ng information. Kung sa ano, kung sa negosyo bago itayo, nag feasibility study. So ikaw naman, ang feasibility study natin is pag-aaralan natin yung mga prospect natin and we're trying to connect sa kanila. Kasi connecting sa kanila, you will learn something doon. Gumagaling yung skills mo. Diba? So, you have to connect sa kanila. Diba? So, don't be afraid kung magiging failure ka, kung ano. Kasi, huwag mo na isipin yung mga sasabihin nila. Isipin mo, kailangan magawa mo to. Kasi, ang nag-stop sa atin is we are too much thinking yung mga hindi importante. Yung importante na kailangan natin tapusin, yung hindi natin nagagawa. So basically, huwag mo na isipin, sasabihin nila. Basta you write it down. Pagka write it down mo yung friends, yung mga friends mo, ikakategory mo ngayon, di ba? Kakategory mo sila. Para kasi tama yung mga approaches mo. So ikakategory mo sila kung yung tinatawag na NMAC. Di ba? Ano yung NMAC? May needs, may money, may authority, may credit card or cash, or and may trust sa'yo. So, that is very important kasi that is the first top 20 na kailangan ma-invite mo. Lalo na pag may trust sa'yo. So, madali na po silang ma-invite. Okay? So, that is yung sa warm market. So, sa warm market mo pala, maniwala ka. Solve ka na dyan. Hindi ko sinabi lahat sa sali yan. Pero, if you're going to invite them, hindi ka mauubusan. Napaka-imposible sa 200 na prospect list mo, sabihin natin, sa 200 doon, 50%, pero ang dami nun eh. Actually, sabihin natin, mga nakausap mo, kung nakakapag-invite ka ng 5 na lang minimum a week. So, 20, 40, o 40 prospect in 2 months bago matapos yung PPS mo. Imposibleng hindi ka makapag-apat na direct sponsor. It's a matter of taking action lang dun sa may goal na meron po tayo. Okay? So, yun ganun ka-importante. So, dun pa lang kita mo, may kailangan na tayong improve sa sarili natin. Tama? So, yung prospect list yun, hindi ka maubusan. Ngayon, lalong mas hindi ka naubusan sa cold market mo. Why? Cold market, ito yung mga nakikilala mo sa restaurant, sa coffee shop, sa party, sa mga, mismo sa trabaho mo, may nakikilala ka na iba, o kaya sa sasakyan, or anywhere, di ba? Or sumasali ka sa mga organization, kasi laging ang role mo is makamit ka ng mga tao. Ako, ang laging goal ko, at least meron akong minimum of 5 person mamimit na bago every week. Kasi, dinadagdag ko siya sa prospect list ko. So, dumadami yung prospect list. So, tandaan nyo, yung mga prospect na meron po tayo before, they are not your friends. Di ba? Nakilala mo lang. Tapos, kaya naging kaibigan mo, you keep on, you have the same interest. Tapos, at the same time, meron kayong common, yun nga, common, may chemistry eh. So, doon na nagsisimula yung friendship, tapos continuous yung communication. Hanggang to the point, na-establish mo na yung rapport na minsan, na to the point na pwede mo na siya ma-invite. Tama? Ay, i-sharean yung business product na meron tayo. So, ganun ka-importante yun to connect to people. And tandaan nyo, prospecting is the basic, yun ang foundation para lumaki yung market mo. Pag wala kang prospect, wala kang may invite. So, yun yung pinopoint out natin lagi. Ako dati hindi ko naiintindihan eh. Diba? Kasi if you are into this kind of business, pag nasa business ka,
kailangan you have to understand, kailangan mamrospect. Okay? So hindi pwede yung hindi ka na mamrospect. Your company, yung tinatrabaho mo ngayon, and everything in this world ngayon ay may mga referral, may mga agency nga nagre-recruit. So basically, it's normal. Ngayon, nagiging conscious lang tayo na i-approach sa kanila kasi siguro at the back of our mind, mayroong mga negative perspective pa nasa isip natin. Pero kung tutuusin talaga, if you have the right mindset, why nag-i-invite tayo, you will have this confidence to talk to them and to share sa kanila. Di ba? So, kasi doon pa lang kaya ka nahihirapan kasi nga, at naubusan ka ng prospect kasi nga, hindi mo siya sinusulat. So, napaka-imposible po na hindi ka mag-succeed. Di ba? Nahihiya lang minsan nga. It's a feeling. Kaya ang feeling. Sometimes, don't rely on your feelings. Di ba? Kailangan maging logical ka rin naman. Kaya nga, ang utak ng kaya ang ginawa ni God na nasa taas yung utak kaysa sa puso kasi mas gagamitin mo to. Diba? Be logical, diba? So, and you have to understand kung yung talagang gusto mo. And it, yung intention mo while prospecting. Diba? So, ngayon, yan po yung pinaka-importante sa business natin. Pag wala kang prospect, wala ho kayong may invite. And you have to plan it properly. Diba? So ngayon, gusto mo talaga maging successful dito sa ganitong klaseng business. You start improving or making yun sa prospecting. Pinaka-importante po yan, yung mag-umuha ng prospect list. So ngayon, pa-verify nyo po sa upline nyo, coaches nyo, upline leaders nyo, na kailangan may nakalista ka. Diba? Kasi pwede nyo i-plan po yan every week. Tapos, meron ka rin listahan ng mga cold market mo na sooner or later, they will become a warm market mo. So, yun ang pinaka-importante. So, hindi ka nauubusan ng prospect. Nafe-feel mo lang nauubusan ka kasi nasa utak mo lang siya. Pag nadapa ka pa, makakalimutan. Nalabot ako sa kwento, may kwentong ganun yun. Yung pinapabili ng nanay. Hindi niya sinulat. So, minsan, dahil hindi niya sinulat, nakalimutan niya. Diba? So, it's the same thing din yun. If you want to succeed in this business, write down all your prospect. Okay? Yun ang ano. Huwag niyo pong gustuhin agad na lumaki grupo niyo o kumita kayo malaki. Don't expect a lot na lalaki agad ang income mo na yung paggawa ng prospect hindi po natin magawa. Yung prospecting hindi natin magawa. Kasi prospecting will help you to finish your PPS. Prospecting will help you to have loyal customer and users. And doing prospect list, it can help you to make your business grow. Tama? And sila po yung 200 prospect na meron ka. Diba? Kailangan sulat mo sila at kailangan ma-invite mo sila kasi that is the training ground po sa inyo. That is, doon ko naintindihan, kaya pala ganun kadami prospect. Kasi it's a training ground para sa akin na gumaling ako mag-invite. Kasi prospecting, it's not naman lang para tapusin mo yung PPS mo. Pero, dahil imaginein mo na lang, for every prospect na nilista mo, lahat yon may objection, lahat yon negative sa simula, di ba? How can you manage them and how can you handle them? Di ba? Through that, dahil lagi ka may kausap, gumagaling ka at na-improve mo yung skills na meron mo at nagki-create ka ng experience. Okay? So, that's it. Hope you learn a lot. Hope you apply what you learn. And gawin nyo po lang. Gawin nyo lang. Gusto ko yung sinabi ng isang downline ko na sinabi niya. Inisip niya, ayaw niya na mag-isip. Susunod na lang siya. Kasi, bakit niya pa daw iisipin yung effective na? Diba? Bakit niya pa daw papahirapan sarili niya? Gagawin niya na lang yung sinasabi ko. Ngayon, eventually, nung ginawa niya, hindi ho siya nahirapan mag-invite, hindi siya nahirapan mag-prospect, kasi nga, ina-apply niya agad.
So, without any questions, ang ginawa niya, sumunod na lang siya. Di ba? So, guys, pagbago ka, please, let your old self mawala na. Palitan mo yung bago kung sino ka. Yun ang pinaka I suggest sa inyo. I know naman, subali kayo ng USANA is not just parang nagpa-member ka lang. Di ba? And magpalugi. Di ba? Or being healthy lang. Nagpa-member ka ng USANA kasi you want to have an extravagant lifestyle or yung magandang buhay. Hindi na lang extravagant. Yung kumita ka na maganda. And ito na yung chinu-choose mong business. So, huwag mo siyang gawin na pasundot-sundot lang. Gawin mo siya seriously and master the business. Yung lagi ko pong sinasabi. Tama? And you have to aim higher. Don't be contented ko na meron kayo. Di ba? So, hello, Mentor Jamie. Good morning. So, yun. Huwag niyo pong makalimutan po yun. So, yan. Ito, pwede niyo pong ipanood to sa mga prospect, sa mga downlines niyo. Natingin nila na ubusan sila. Kasi hindi naman talaga po. Okay. Dapat mas malaki yung pangarap mo kaysa dun sa yung fear and doubt na nararamdaman mo. It's a matter of approach lang po yan. It's yung skills how to approach, yung spiel how to approach. Diba? Pero hindi mo magagawa to if you don't have the attitude of being a good learning listening attitude in GLLA and you being committed and yung mataas yung bilip mo na ikaw talaga marirecruit mo sila, may invite mo sila, hindi ka nagda-doubt, hindi ka nagda-fear, walang fear. Tapos yung commitment level mo na pag nagsabi ka ng gantong guest, yung hindi ka pumapayag na wala kang guest, hindi ka papayag na walang makausap, hindi ka papayag na wala kang mapresentan. Kasi tanda mo, we never know what will happen, pero it's better kung may laging may kausap, may chance na sasali, may chance na bibili. At the same time, hindi man sila sumali, I guarantee you, may natutunan ka doon. I guarantee you, may improve ka doon. All you have to do is to take actions. Okay? So, hope you learn a lot. Di ba? So, sana may natutunan talaga kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero, yung mga sinasabi ko is based on my experience. And imagine, I've been doing USANA for 9 years and 8 months already. Ay, hindi, August. Sama. January, February, March, April, May, June, July, August. So, January, February, March, April, May. So, I'm doing, konti na lang pala. 3 months na lang. So, nine years and alam ba, nalito na ako, basta 3 months na lang, so para mag 10th year, so kung 3, 12, 10, so 9 years and 9 months doing the business, so doing USANA and doing this business almost dalawang dekada, so it's the same ho, walang binabago, diba? Ang dami pa rin bago po dyan, yung mga ngayon, mga classmate na mga anak ko yung nag-18, ini-invite ko na ngayon, nakikipag-set na ako ng mga appointment sa kanila. Minsan may nakikilala pa ako sa restaurant, sa coffee shop. Ina-approach ko sila. Dinadagdag ko sila para, 'di ba, kung ayaw ng iba, yung mga ibang prospect mo hindi naniniwala sa iyo. Yung mga hindi mo naman kilala, hindi naman alam nila kung sino ka. 'Di ba? You can start new dun sa mga bagong prospect mo pag cold market. Okay? So, questions. May mga questions po kayo. Tanong. Questions. Tsaka pag may prospect is yung PPS mo, naku, ang daling-daling tapusin yun. Hindi kayo mahihirapan. Promise. Okay, questions kayo? May mga questions? Hello, Coach Arnold
Abalos. Good morning, Casey. Hello, Kat. Good morning. Hope si Kato, I heard magsi-silver ka this week, ha. Congratulations, keep it up. Parang kailan lang? 7 months. 7 months wala, magiging silver director na. Hello, JR. Hello, Gerard. Hello sa Iloilo. Mga taga-Iloilo, mga Bisaya dyan. Kamusta po? Okay, hi Prince. Ito, may tanong si Prince. Good morning. Paano po kami mag-connect sa mga prospect na matagal na walang contact pero friends namin sa FB? Pwede ka muna mag-start ng parang hindi naman obvious. Parang it's a forwarded message. Diba? Kasi magko-comment naman siya. Diba? Yung mga motivational message. Magko-comment yun pag nag-send ka sa kanila. Or magla-like ka dun sa mga post nila. Tapos magko-comment ka sa post nila. Para nakikita nilang you are connected sa kanila. Diba? Nagla-like ka, pina-follow mo siya sa Facebook, tapos nagla-like ka. So, malaking bagay po yun pag nakita nila yun. Or, minsan kasi kakamusta ka. Pero, ako kasi as much as possible, like and forward ang pinaka-effective sa akin. Tapos, pag sumagot siya, doon ko nakakamustahin na. Doon ako mag-start ng conversation. Pero, ang goal ko pa rin, hindi siya agad ma-recruit. Pero, parang, ang goal ko pa lang is, ipiprep ko muna siya for invitation. Pero, hindi ko agad siya i-invite kasi napaka-awkward po. Siguro, hindi ko i-prep siya. Magkita kami, first kita, pero hindi ko pa siya agad. Parang gathering lang, pero hindi ko agad siya i-invite ulit. Mag-invest muna ako ng time bago ko siya recruited. Kasi para hindi naman awkward. Pero kung right and then you feel na lulusot siya, why not? You can discuss sa kanya agad. Diba? Kung nafe-feel mo naman. Okay? Okay. Thank you, Prince. Questions pa? Meron kayo mga questions pa? Except yung questions, you know? Hello, Lowell. Good morning. Tsaka minsan, dagdag ko lang to. Yung feel mo, bet, nauubusan ka ng prospect din. Especially yung mga matatagal na. Kasi feel mo kasi, minsan, parang nagkaka-fear ka na yung some of our kausap natin na hindi naman sumali, o kaya sumali pero hindi gumalaw, parang feel mo na baka hindi mo matulungan. Alam mo yun, the reason why parang nagkaka-fear ka mag-invite, minsan parang ayaw, may mga tao nang takot sa responsibility. Pag sumali to, naku, responsibility ko to, baka masira pagkakaibigan namin. No. Don't think about that. Kasi, tanda mo, may goal ka, and hindi naman pangit po yung inaalok natin. You have to correct yung mindset na meron po kayo. Okay? So, si Mentor Clarence may questions. Mentor, para sa bago at luma na business, paano po nila ma-overcome yung feeling na parang wala na silang magagawa, listahan, or ma-invite? Unang-una, baka hindi naman talaga gumawa ng listahan. Pangalawa, baka naman may listahan sila pero hindi naman nila pinag-aaralan o hindi man nila sinubukan na invite yung mga yon. Kasi minsan may prospect list nga lang pero nandun pa yung fear of inviting yung mga prospect. So, yun ang nagiging common problem. So, ibig sabihin may problem sa belief or may problema rin sa mindset na meron sila na kailangan ayusin nila yon. Kasi pag hindi nila maayos yon, kaya nga number one, di ba, 80% ng nagsasucceed, 80% may two ingredient of success sa itong negosyo. 80% is the attitude, 20% lang yung skills. So basically, malaking factor kasi yung attitude. So baka kulang nga sa belief, kaya hindi sila nagsiseryoso. Kaya hindi nila tinatry yung invite yung tao or may problema sa mindset. Ano ba yung tinitingin? Yun nga, yung sabi ko nga, yung takot sa responsibility, baka walang mangyari o baka masira yung pagkakaibigan. Alam mo yun, iba yung mindset niya. Kasi di ba, parang iba yung positive mindset at negative mindset. So, siguro yun ang kailangan i-correct ninyo kung meron kayong ganung nararamdaman or may kilala kayong mga downlines na ganun. So, you have to be know kung ano yung how to handle that situation, that thinking. Okay? Yung that people, that person. Okay? So, ano pa? Thank you, Mentor Clarence. So, hope na pag-aralan mo yung bubble charting.
Next, questions. May mga questions, ma'am? Hintay ako. Hintay ako. Remind ko rin ulit sa mga maghahabol ng PPS, huwag niyo pong kakalimutan. If you want to learn about PPS, you can search po sa 11-1-NOSI po sa YouTube channel natin. May topic ko doon. So, para maintindihan nyo lang po. Okay, si Irish. Irish, pauwi ka na. Pero, paano po pwede pang... Mentor, paano po pwedeng gawin pag nung mag-uumpisa siya, mismo magpe-present, kahit di pa siya magaling, kaya nasisira yung market niya. Ano pong pwedeng gawin para ano to, downline ba to? Siya nagpe-present? May advantage at disadvantage. Okay. May mga disadvantage. Una-una, ang disadvantage ng siya nagpe-present, may over-familiarization. At the same time, ang disadvantage din ito, pag siya nagpe-present, syempre walang ABC, wala lahat. Especially pag hindi niya alam kung paano gawin. Ngayon, kung ang advantage naman, kung marunong siya, kung siya nagpe-present, nade-develop yun. All you have to do is to train that person, train that downlines na maging align yung mindset niya. Kasi he has the confidence to market. The problem is, yung sistema, how yung presenting, yung pagkasunod-sunod ng presentation, yung paano yung mindset, paano yung ABC, ano yung mga tools na kailangan. So, yun yung hindi niya alam, kaya siya hindi nakukuha yung market. Pero, eventually, kung alam niya yun, di ba, merong time na nalalakas yung loob niya. Alam mo ako, Irish, mas believe ako sa taong ganun. Yung, kasi konti lang eh, kasi ang pinaka-importante, meron na siyang courage na gawin ang business. Ang wala lang is yung proper skills doon sa business. So, all you have to do is to train that person. Kasi, mas madaling turuan yung ganun, yung may lakas na loob na kahit wala pa siya, na agad 1 week pa lang, babanat na. Ang kailangan lang doon, turuan lang talaga. Di ba? Turuan lang talaga ng sistema kung paano gawin. Doon mag-i-improve yun. Kaysa yung, grabe, may iba nga, lahat alam na eh. Lahat ng skills na naka 3 years na nga, 5 years na sa iyo sana, hanggang ngayon, di pa nagpe-present eh. So, di ba, alam niya naman kung paano. So, mas mahirap naman yun. Di ba? So, pag yun naturoan mo, ang bilis ng paglaki ng grupo na meron nyo, kayo. Okay? So, yan. May advantage at disadvantage yun. Okay. Hi, Francis. Congratulations again sa inyo ni Camille sa pagiging PPS. Okay. Ricky. Okay. Mentor, ano pong activity pwede gawin with new downlines para laging maalab ang fire with at motivation? Hindi, ang technique lang naman dyan is, if you talk to a person, if you, especially pang mga downline, is, una-una, you be a friend sa kanila. Yun ang pinaka-main goal mo, be a friend sa kanila. So that, para hindi mabigat na attend silang training or pumunta, di ba? You build relationship. Tapos yung activity na ilalagay mo doon is laging tatandaan nyo pag bago, kahit ikaw bago, dapat maging aware ka na yung mindset ko ba naka-align doon sa goal na meron, diba? Kasi yun eh people will not commit. Why? Because they are may problema sa belief. Ngayon excuse me, yung belief ay influenced by their thinking. So ngayon, itong bagay nito, dito makikita, kaya pala hindi nagko-commit. Kaya pala ganito pa yan. Kasi baka may problema sa belief. Ngayon, kung may problema sa belief, ibig sabihin, ang concern niyan is the way siya mag-isip. So, ayusin mo yung the way siya mag-isip. Yun yung mga itutrain mo. So, makita niyo yung bigger picture. Malaman niyo yung difference between kung ano, bakit niya kailangan bibigyan ng oras. So, maintindihan niyo. So, yung mga activities, mostly, you discuss something about aligning their mindset. Yun ang pinaka-importante. Activity rin. Ako, activity, kain, coffee, what else? Basta, make sure na you have morning prayer. Nakarating mo na kahit hindi mo na itinahin ng isang ulit. Alright. So, okay, Ricky. So, yun lang.
Tsaka ano lang, kailangan makita niya yung bigger picture kasi yun ang goal mo. Kahit tayo ha, the more na nakikita mo yung success mo, the more na na-excite tayo. Alright? I just read it. Ano pa? Questions pa? Questions? Mukha ko ba siya? Hindi naman yun. Pagkamukha ko siya, say yes. Kung ano, no. Tingnan ko nga ako kamukha kita habang naghihintay tayo ng mga questions. Oh, there's 71 new comments. Dami. Tingnan ko lang. Ayan, alright. So, Angel Merck. Hi, Papa, ay mentor. Paano po, ay natatakpan ko yata. Paano po yung downline na nasa abroad? Paano po kaya sila matitrain? Ano po ba way of tips and training? So, make sure may online, ito, live. Isa to. Subscribing YouTube. Tapos, spend time sa kanila at least once a week na meron kayong trainings na ikaw yung kausap nila. Tapos may once a week na trainings kayo. Bis ka na? Dumidikit po yung buhok sa buhok nila. May once a week na may training kayo. Tapos, napag-uusapan yung goals and wise. Kahit ano lang, wise and goals nila. Basta anyway, may connection. Keep in touch always. Yun yung pinaka malupit. Kaya nga nag-live din tayo kasi para mapanood din nila. Okay, tandaan nyo, ang downline na hindi nagtatrabaho, hindi kinikilos ang negosyong yung sana, ay ang downline na hindi naintindihan ang negosyo. Or yung belief system pa rin, or mindset, may problema. Laging ganun ako eh. Ganun ang thinking ko lagi. Yes, sa puso talaga. Okay. Itin ko lang sa water. Sakit ng ulo ko eh. Okay, questions. Oy, Thursday na ha. Yung push natin. Guys, Budapest. Huwag niyo makalimutan. Budapest is kailangan na minimum at $15,000. So, May na. May June, July, August. May, June, July, August, September, October, November, December. So, 8 months. $15,000 divided by 8 divided by 4. So, guys, ito. Kailangan mag-earn ka ng $500 per week or minimum of $400 a week. Nakakasama ka sa Budapest, Europe, mga kapatid. Kaya huwag ka mawala. Europe. Di ba? Madali lang yan. 500? Depende sa structures na gagawin nyo. May mga discarte dyan. Alright? Questions. Meron pa. Hi, Gilster. Kasi, tara, trabahoin na natin. Medyo baliw na si Tito Gilbert. Diba? Hataw-hataw na. Dami mo ng downline sa kabila. Hi, Jelly. Good morning. So, try to approach na, Gilster. Namaya nandito, Gilster, si Tito Gilbert. Sa bahay. Pina-check-in ko sila sa hotel kanina. Yun, naglaro ng casino. Si daddy ko tsaka yung tito. Ayan, papunta rin sila dito. Ayan, enjoy sila sa hotel, enjoy sila sa swimming. Enjoy sila sa mga apo nila. Ayan, pina-hotel ko. Wala eh. Big time. Hindi, joke. Ayan. Ano ba ba? Alam ko nagkwento na yata si Tito Gilbert sa'yo. Gilster, yung PPS mo, go na tayo. Alam ko nakalipat ka na. Trabahoy na natin yan sa Washington, D.C. Okay, so wala na question. So, review nyo na lang po ito. Kindly share this to your downlines. So, this is a very, very important, one of the important trainings na matututunan. Oo nga eh. Ayun, kasi yun nga, gusto dumalo dito eh. Chattingnan yung mga business.
Naniwala na si ano, binabaliw ko si ano, Gilster, si Tito. Ayun, gagamit na daw siya ng produkto. O, bentahan mo sila. Si Hill, bentahan mo rin. Okay? So, yan. That's it. Nag-usap na kami magpinsan dito. Eh, no? Alright, so, hit mo yung PPS, Gilster. Alright, so, yung mga prospect mo din sa Manila, invite mo na lang sila. Okay, so, kasi pupuntahan ko pa sila sa hotel, yung parents ko. Tapos mag-ano kami. Oo naman, bisita ka dito. Of course. Hindi, bisita ka dun sa ano. Dun sa isang bahay namin. Na, basta. Siguro pagpunta mo dito, ano, okay na yun. Okay, so guys, that's it. Hope you learned a lot. Nag-usap na kami yung pinsan ko. So kung wala na kayong mga questions, you can, if you have questions, you can message dito po. So re-reviewin ko na lang, tapos if you know my questions, I will answer you. Okay, so see you tomorrow. So tomorrow, it's Friday. So I'll try to get some sharer para may matutunan po kayo. So tomorrow, invite ko yung guest ko. May guest tayo bukas. Success story tayo tomorrow. Alright? So maraming salamat po sa mga nag-abol ng PPS. Go, go, go po tayo. Sa mga never get zero, always try to become hero. Okay? So maraming salamat po. This is Mentor Edward. Wow. Good. Keep it up. So, yan. So, let's get rich together. Let's get the Budapest travel together. Okay? Travel tayo para pareho. And be aggressive enough and be intentionally na matuto sa business natin at gawin ng business natin. Remember, walang yumayaman na nagdududa at natatakot. Salamat. This is Mentor Edward. God bless to everyone.